So dito pagkat sa 4.3, mega step pa tayo. Sasabi dito, determine the reaction at each of the two front wheels, each of the two rear wheels. So ibig sabihin, kapag nakuha natin yung force natin, yung ating normal force sa H and sa K, need pa natin siya hatiin into 2. Kasi, yung ating nakuha dito, di ba naka-side view to? So, nakikita lang natin ay isang part lang. Kumbaga, etong pair yung ating mini-min nung nakuha natin yung NH. And etong pair, mini-min natin nung nakuha natin yung NK. So, ibig sabihin, kapag hinatay natin siya into 2, kunyari, etong NK, hinatay natin siya into 2, ang makukuha natin is yung individual na normal force sa kada wheel natin. So, kunyari, etong NK divided, NK natin is 9.92 divided by 2 natin. 9.92 divided by 2, yan ay 4.96. Kung pades, etong parehong front wheels natin ay 9.92. Ay, ano ba yan? Etong nasa record ng wheels. Etong pareho ay 9.92. Pero, if kada isang wheel, yan ay 4.96 kilonewtons. Ngayon naman, para sa NH, 68.08 divided by 2 natin. 68.08 divided by 2, yan ay 34.04. So sa ating point H, kung pades, yan ay 68.08, pero if individual na wheels, yan ay 34.04 kada front wheel.